Magandang araw po. Ako si Al Bitangkol. At ako naman si Kim Bernardo Locking. Ito ang Diretsyong Pananaw. Ngayong araw, makakausap natin ang isa sa mga presidential candidate para sa eleksyon 2022. Okay, at siya po ay si Socialist Labor Leader Cal Yodi de Guzman. Magandang araw po sa inyo, Cal Yodi. Magandang araw din sa inyong dalawa, Kim Al. Oo nga. So ngayon, actually, magpapasko na eh. Kaya nakita mo, maraming symbolisms ang ating mga kulay ngayong araw na ito. Hindi ba, Cal Yodi? So ngayon, Attorney Al, ikaw siguro ang mag-umpisa. Sige, umpisahan natin to sa hindi masyadong seryosong mga tanong. Tama. Okay? Alam naman natin na si Cal Yodi ay isang labor leader. Pero kayo po ay nag-aral sa PMI colleges. So bakit hindi po kayo nagmarino at paano po kayo napunta dito sa movement para sa mga manggagawa? Panual, bago ako graduate, kasi Octoberian ako eh, ng 1983, August, pinatay si Ninoy. Pumutok yung malakas na kilusa ng mamamayan laban sa diktatura ni Marcos. At dahil doon ay nainganyo ako na sumama doon sa pinakamalaking panawagan nila, yung Tarlac o Tarmac. At nung tumakot dyan doon sa malapit sa aming pabrikang pinagkatrabuhan sa Oranbo Drive sa Pasig, pagtapat nila sa crossing, nag-leave ako sa trabaho at sumama ako sa partya, papuntang Makati, sa Ugarte Field. At doon sa Ugarte Field, narinig ko yung mga speeches nila Butsakino, Rayleigh Herman, Sok Rodrigo, Jokno, Tanyada. Na-inspired ako doon sa kailang mga speeches. At pag-uwi ko, mukhang nabago yung aking pananaw na sa hilip na magpayaman. Sa costo, kumuha kasi ako ng costo administration. Nabago. At mas nagkaroon ako ng interest na ipaglaban yung karapatan ng mga manggagawa ng ating mga mamayan. Kasabay ng pakikipaglaban doon sa diktadura ni Marcos. Okay. I see. Actually, yung pong napili ninyo, syempre yung sa mga sa manggagawa, di ba? Yung issue ng mga manggagawa, napakarami po niyan dito sa atin eh. Mula noon hanggang ngayon, di po ba? So, pero sabi po ninyo, in earlier interviews, isa sa reason kung bakit kayo tatakbo ay upang baguhin ang mga sistema na nakikita natin ngayon. Itong mga ito ay sabi mo, dahil hindi na po ito talaga po pwede sa atin. So, just in case po, kayo po ang nakaupo, ano po ang uunahin ninyo na babaguhin sa sistema natin, especially dito sa labor system? Tama ka, at yun nga talaga yung aking intensyon na baguhin yung mga batas at patakaran na ipinatupad, hindi lang nitong kasalukuyang administrasyon, kundi pati ng mga una pa. At isang klarong halimbawa dyan, ay yung patakarang kontraktualisasyon. Yan ay nagsimula sa panahon ni Marcos pero mas ipinatupad noong panahon ni Cory Aquino sa magitan ng Herrera Law. Yan ay nag-alis talaga lahat ng karapatan ng mga manggagawa sa sahod, sa benepisyo, at yung job security. Yan ay matagal na namin tinututulan pero walang taker. Nagpalit-palit yung mga gobyerno. Walang pumansin sa aming panawagan. Mga 30 years na. Ang nag-take lang niyan ay si Pangulong Duterte. Pero hindi naman tinupad, tinalikuran. At ang ginawa pa, hindi lang simpleng tinalikuran, kundi gumawa siya ng Executive Order 51 na nagli-legalize sa mga manpower agency. Kaya ngayon, ang mukha ng kontraktualisasyon talaga ngayon, hindi na masyado yung endo. Ang mukha ng kontraktualisasyon ngayon ay yung manpower agency. Kaya yun ang aming panawagan na buwagin yung manpower agency at direct hire na lang uli, alsin yung third party. Yan ay isa lamang sa mga patakaran. Ang pangalawa, yung batas tungkol sa yung wage rationalization law na nagbaba sa sahod ng mga manggagawa sa probinsya kumpara dito sa Metro Manila. Tingin namin walang katwiran yun eh. Dapat itaas yung sahod ng mga manggagawa sa probinsya kapantay ng sa atin sa Metro Manila. Isa pa yung patakaran, privatization ng sektor ng serbisyo na ibinigay sa pribado, at nung mahawakan ng pribado, ginawang negosyo, siyempre, tumaas ang presyo, nahirapan yung mga tao. Tingin ko dapat yan ibalik at sa kontrol ng gobyerno at gawing ekspresyon ng serbisyo
ng pamahalaan sa ating mga mamamayan. Mm-hmm. Yan dapat gawin. Yung kuryente, yung tubig, yung so hospital. So yung utilities, public utilities. Tama. Yan, tama. At yung pati yung patakarang deregulation na nag-deregulate sa presyo ng petrolyo. Kaya walang tigil yung pagtaas ng petrolyo na walang pakialam yung gobyerno, hindi makapag-intervene dahil deregulated. Mm-hmm. Yung mga patakarang yan na nasa paloob ng ang tawag namin ay neoliberal na patakaran, privatization, deregulation, liberalization, contractualization, at saka yung taxation. Regresibo yung taxation natin ngayon. Mm-hmm. Dapat yan ay baguhin at gawing progressive. Parang tingin ko, kung sino yung kumikita dito sa bansang ito, ay dapat siya magbayad ng malaking buwis. At yung walang kinikita, ay dapat walang bayad. Pero sa ating sistema ng taxation, yung VAT, ay kahit pulubi na namalimos, pag bumili siya ng noodles, magbabayad siya ng 12% tax. Eh wala na, wala na ang problema doon na nga yun eh. Wala na ang kinikita yun eh. Mm-hmm. Yan yung mga policy at batas na gusto kong baguhin na tingin ko, yan ang dahilan kung bakit legal na naghihirap yung ating mga mamamayan, and at the same time, legal din na nagkakamal ng yaman yung mga big business sa atin, yung mga korporasyon. Mm-hmm. Pero Kalyodi, ito pong mga sinabi po ninyo ng mga batas na ito, ang natatandaan ko po, ano, simula no, especially nung pumasok ang party list law, di ba? So, 1997 po yung mga 1998, yung mga ganon. Ako po, pumasok ng 2001. Nagkaroon po tayo ng maraming kaalyado na nakapasok po naman sa Kongreso at iyon po ay isang napakalaking bagay, napakalaking tulong. Bakit po hindi natin naisulong simula nung panahon na yon hanggang ngayon na marami-rami tayong mga kaalyado na maisulong ang mga batas para doon sa inyong end goal para sa labor? Kung ang tinutukoy mo yung party list law, mm-hmm. na nagkaroon tayo ng kinatawan ng mga marginalized sa loob ng Kongreso. Oo, sir. Kasi alam mo, Kalyodi, lahat ng mga yan legalized. Nasabi natin ganyan, di ba? But Congress has the power to amend and repeal and introduce new laws, di ba? Bakit hindi natin tinake advantage itong ating pagkakasali sa Kongreso? Alam ko, pati kayo sumama dun eh. Sa panawagan ng mga manggagawang yan. Nakisa correct. Kayo, yung mga progressive na party list. Oo. Ang problema, 20% lang kayo dun eh. Di ba? 20% lang out of 100%. Kaya yung 80%, eh hindi natin maging kakampi. Ang naging ngayon lang ay yung mga 20%. Tapos ngayon, yung 20% na yan, inagaw pa ng mga trapo at dinastiyang politiko. Nagtayo ng mga party list dahil pinayagan ng Supreme Court. Kaya dumami na yung mga party list na hindi naman marginalized at so hindi yung naman kaisa ng mga manggagawa, ng mga magkasaka, doon sa kailang adikain. Kakontra pa nga dahil karamihan ay kinatawan o representative ng mga korporasyon at mga big business natin. Oo, kaya nahirapan. Tama, ano? So, yun ang naging stumbling block natin doon sa Kongreso. Kasi sayang, napakaganda na po ng umpisa doon eh. Kung sabihin natin na kahit nasabihin natin 20%, eh nung una wala nga tayong boses eh, hindi ba? Kaya lang, so, magbubutuhan sa dulo. Nagkaroon ka ng 20%, hindi ba medyo napakalaking step na yon kumpara sa wala. Kung saan tayo dati, hindi po ba? Correct. Oo, so yun. Pero kaya ang gagawin ko dyan, pag ako mananalo, bubugay mo ang Kongreso. Hindi ko bubugay. Nakala ko bubugay. Ibabalik ko yung dating sistema, yung tong intensyon ng party list sa marginalized. At paparamihin ko, lalagpasan ko ng mga, paabutin ko ng 60% ng mga kinatawag ng mga congressmen ay galing sa party list na marginalized. That's right. Sa ganun, magkaroon ng equal talaga na representasyon yung ating mamayan. Yung 90% na nasa baba. I support you there, Kalyodi. Ganun ang gagawin natin. Totoo naman. Kaya balik ka sa Kongreso. Oo nga, Diyos ko, medyo mahirap po yun. Ibang usapan po yun, Kalyodi. Pero, diyan po sa party list na nabanggit po nyo po, ano? Paano po ang gagawin natin sa Commission on Election? Kasi ito pong COMELEC ang nagdidesisyon na kung anong klaseng party list ang bibigyan nila ng rehistro. Dahil kapag ang isang party list po ay hindi talagang registered with the COMELEC, that's right. Hindi po makakatakbo. So paano po ang gagawin natin dito para magpuwersa po natin ang COMELEC? Tamakaan. Kaya kinakailangan natin iayusin natin yung COMELEC. I-reorient natin yung sistema ng COMELEC. Una, hindi lang sa party list, kundi sa buo ng sistema ng eleksyon. Hindi pwedeng pera-pera. Mm-hmm. Kasi pagka pera-pera, yung mga nasa tuktok lamang ang pwedeng lumaho. Pero yung mga kailangan ng 3 to 5 billion para tumakbong presidente, yun ang pag-aaral.
kailangan daw para maging contender ka, hindi pa para manalo, mm-hmm. kundi para maging contender ka, you need 3 to 5 billion pesos ngayon. Eh, ano bang election ito? Ito ba yung demokrasya? O demokrasya lang ng mga nasa tok-tok? Kaya ang gagawin ko, iririkas natin. At gawin natin demokratiko talaga yung election. Bawal ang paggastos ng mga kandidato. Kahit yung donasyon, bawal. Bawal na yung mga watcher, saka mga electoral worker nila, mm-hmm. campaign worker nila. Bawal na yon. Ang gawin nating watcher ay yung mga college student. Bago sila graduate, yun ang kailang magiging contribution sa bayan. Mm-hmm. Bago ba sila maglakbay sa sarili nila, ay ang contribution nila sa bayan ay gawin nilang honest at peaceful yung honest at saka fair yung election na sila magbantay. Isang araw lang naman yun eh. Kaya mm-hmm. pwede nang yun ang contribution nila. Kaya kasi yung watcher saka yung mga workers nila sa campaign, mm-hmm. both buying yun eh. Kumukuha ng 2 million ng mga watcher, hindi vote buying yun, pati buong pamilya kasali. Kaya bawal yun. Dapat ang magpakilala sa kandidato. Magiging automatic kasi na yung watcher mo, iboboto ikaw. Natural, pati yung pamilya nun. Siyempre. Kaya ang gagawin ko, yung pagpakilala sa mga kandidato, halimbawa presidente, yung radio station, TV station ng gobyerno, mm-hmm. siya yung magpapakilala. At yung postering, huwag na doon sa mga highway at sa kalsada. Kalat lang eh. Ilagay natin doon sa mga plaza ng barangay. Mm-hmm. Doon lang, obligahin natin na magkaroon ng COMELEC na people diyan sa barangay na sila magtitiyak na lahat ng kandidato na tatakbo ay mailalagay doon sa barangay, a plaza ng barangay, mm-hmm. yung kailang mga mukha. Para hindi na, pero ang hirap eh. Kakandidato ka at mananalo ka dahil sikat, dahil bilyonaryo ka, ano yun? Mm-hmm. Pero Kalyo, di meron yata tayo ngayon under existing COMELEC rules, meron tayong tinatawag na common poster areas, hindi po ba? So sa bawat isang bayan, halimbawa, eh meron silang designated na lugar kung saan tayo pwedeng lahat at bibigyan lahat ng ano. Pero ako hindi naman ako yung ini-interview, pero kasi tingin ko hindi naman siya sapat, hindi po ba? Ano po ba ang palagay ninyo dito, Kalyodi? Dagdag ko muna diyan, okay, team, ano? Bago natin pasagutin si Kalyodi. Eh nakikita natin yung mga common poster area na yan. Kapag may nauna ng kandidato, pupunuin niya yan. So yung ibang kandidato, hindi na makakapaglagay. Ay, ay hindi naman. Dapat isa lang. Hindi, actually, merong solusyon dyan eh, mm-hmm. ano, Attorney Al. Pagka nauna na siya dyan, di, ikaw naman yung susunod. Hindi ba? At ganun ang mangyayari. Papatungan mo sila ganun. Na meron mo sila kung tigi-isa, tigagalawa, at least tigagalawa sila doon sa buong plaza. Tama. Ay kung mayroon tayong 42,000 na barangay, at least malalaman. Kaya maboboto siya dahil doon sa kanyang track record, hindi dahil sa dami ng poster, hindi dahil sa dami ng t-shirt na pinamigay, kundi dahil doon sa track record niya at kanyang plataforma sa pagtakbo. Okay. So, napakaganda ng track record, ano? Pero usually kasi ang politiko, Kalyodi, pangako ang binibigay, hindi po yung track record eh. Hindi, merong iba kasi na wala namang track record, so pangako lang talaga pwedeng ibigay sa iyo. Ngayon yan. Ngayon yan, dahil ganito ang klase ng eleksyon natin. Pero kung nabago na natin ang sistema ng eleksyon, ay ma-develop na later, puro track record ang titignan. Kasi hindi nga sila pwede mamigay ng pera. Mm-hmm. Hindi sila pwede mag-recruit ng, o magbayad ng 2 million na watcher. Ay maubliga sila na ang tatakbo lamang ay yung merong track record ng paglilingkod, mm-hmm. o malinis at ayos na paglilingkod, and at the same time, may matinong plataforma para sa isalba ang bayan o paunlarin ang bayan. Tama. Kung wala, hindi sila tatakbo. Wala sila yung gagamitin eh. Bawal ang pera. Bawal ang sikat. Ah, hindi naman bawal ang sikat. Hindi sasapat yung sikat. Oh, pero Kalyodi, since na pag-uusapan na rin natin yan, ano, napakahirap pong tumakbo bilang presidente. So, ang sa akin po, napakaganda po ng inyong mga gustong mangyari para sa ating bansa, ano? Pero ang unang step po dyan, kailangan manalo po muna tayo eh. So, sa palagay po ninyo, alam ko, meron kayong nakikita kung bakit kayo nag-decide na tumakbo bilang presidente. Ano po ba yon? At paki-explain po ninyo sa akin, anong inyong strategy ninyo para tayo ay makarating doon sa patutunguhan natin? Bukod doon sa strategy, siguro gusto ko lang sagutin yung una. Ano nakikita ko? Wala akong nakita eh. Wala. So yun ang sagot doon. Wala akong sagot doon. Wala akong nakita sa dinami-dami na ng ating naihalal na mga sikat at mga mayaman. Oo. At ang magaganda ang pangako ng eleksyon. Pero wala namang nabago eh. Mm-hmm.
puro specific, puro mga general at motherhood statements. Mm-hmm. Motherhood statement o program ang sinasabi. Mm-hmm. Kaya, yun ang isang dahilan kung bakit ako tumakbo na. Siguro, panahon na, na dapat ay yung ibang mukha naman at iba ang sinasabi. Mm-hmm. Baka pwedeng galing sa baba at mm-hmm. hindi galing sa tuktok. Yung, kasi pagkagaling sa tuktok, mayayaman, ang pinapaboran ay yung mga mayayaman din. Mm-hmm. Para ganun ang yun ang common denominator ng lahat. Eh meron mm-hmm. mga ibang mga tumatakbo, sabi nila galing din sila sa mahirap. Noon. Diba? Pero tapos ngayon, hindi na. Bilyonaryo na ngayon. Pero sasabihin naman nila wala namang masama diyan. Dahil wala naman. Wala. Ang sinasabi ko lang, naiintindihan ko yan, Kalyo. Ang sinasabi ko lang, pagkagaling sa tuktok, natural, kung yun ang kagrupo niya, yun ang kalaunili niya, mas yun ang pinakampabor. At yun ang pinakita ng kasaysayan ng ating at nagpalit-palit na administrasyon. Mm. Lahat ng mga batas, patakaran, kahit program, at saka budget, talagang para sa mayayaman, hindi para sa mga mahihirap. Bibigyan naman ng kaunti yung mga mahirap, pero hindi sa sapat. Ngayon doon sa tanong mo, mabigat yun. Yun na nga. Mabigat yung yung laban. Oh. Mabigat ang laban. Kasi, hindi sikat, si Lodi. Wala naman 3 billion o 4 billion na nakahandang pera mo pwedeng ubusin. Mm-hmm. Kaya mabigat. Pero, tama ka. May nakikita ako. Mm-hmm. At ang nakikita kong pag-asa ay yung mamulat. Ma-recall, maalaala ng ating mga botante na ang dami na namin may vote at nanalo. Ah. Pero walang nangyari. Naggaling sa tok-tok. Eh baka naman ngayon ay panahon na para sa iboto naman yung galing sa baba na nakasama namin. Yung problema ay kaisa namin. Mm-hmm. Yung laban nila ay laban ko rin. Mm-hmm. Yung ganun ba? Yun ang aking pag-asa na kaya ako'y nagsisikap na ipaabot sa ating mga botante, lalo na sa mga manggagawa at saka sa mga magkasaka, na ang dapat iboto, hindi yung kakampi. Mm-hmm. Hindi dapat iboto yung mga kinatawan. Kung sasabihin yung kakampi, kasi medyo ginagamit din niya ng ibang kandidato. Okay na, diba? Napapatunayan pa kung sinong kakampi. So, sino yung tunay, tunay na kakampi. Oo, tama. Kasi yung karamihan sa tumatakbo, ay nagpapanggap. Nagpapanggap. Tulad din ng mga dating tumakbo. Pero ang totoo, sila ay kinatawan ng malalaking korporasyon. Mm-hmm. At mayroong mga nagbabankroll sa kanila ng mga malalaking negosyante. Mm-hmm. Parang mga personal manager ng mga mm-hmm. kumpanya, mm-hmm. yung mga iboboto. Sa loob ng pabrika, sa loob ng kumpanya, pagka personal manager o supervisor, kakampihan mm-hmm. ng may-ari ng kumpanya, ng negosyante. Kaya dapat ang iboto ay yung kapwa nila mga manggagawa, yung nasa baba, yung nasa hanin nila. Tingin ko, yun ang pag-asa na sana'y maunawahan ng ating mga manggagawa, ng ating mga magsasaka. At ako'y naniniwala na hindi naman sila bumoboto dahil sa sikat lang, dahil sa nabibigyan sila ng libreng pagkain, libreng t-shirt. Tingin ko, ang kaibuturan ng dahilan kung bakit sila bumoboto, dahil gusto nila ng pagbabago. Kaya yun ang aking ni-offer. Mm-hmm. Mahabang panahon ang pinagbigyan itong mga sikat at mga mayayaman, mm-hmm. matatalino rin naman, di ba? Lahat ay... Mm-hmm. Nataas ang grado nung mm-hmm. sa kursong kinuha. Hindi naman. Pero walang nangyari. Kaya parang ito'y paglalatag ng bagong politika, politika ng masa, politika ng mamayang Pilipino, hindi ng mga elitista. Oo nga. Pero alam mo, Kalyodi, sa ibang bansa, yung labor group is a force to reckon with. Kumbaga, napaka-potent na force ng labor sa ibang bansa, sa malalakihan, miski sa Europa, miski sa Amerika nga, ganun din naman. Pero dito sa atin, parang hindi ganun ang nangyayari. Bakit po ba? Dahil po ba wala po tayong pagkakaisa? Or ano po ba sa palagay ninyo kung bakit hindi natin mag-galvanize ng todo at palakasin ang boses ng manggagawa? Dahil nakita po ninyo, kung sa Europa nga, yung Labour Party nila, nakakaboto pa ng Prime Minister sa kanila, hindi po ba? Iba kasi ang structure nila So, katulad dun sa House of Commons, meron talagang designated number of representatives coming from the Labour Party. Dito wala. So, itong Labour Party, sila ang mag-e-elect ngayon kung sino iuupo nila. Even doon the labor unions in the US, for example, di ba? Hindi ka makakapasok doon sa isang estado kung hindi mo ikukonsulta yung mga labor leaders doon. Tama po ba, Kalyodi? So, ba't ganun? Sagot doon sa tanong mo.
di tama naman, napapansin, litaw, pagkapolitika, walang pagkakaisa. Pero ako'y naniniwala na pag-issue ay may pagkakaisa. Ang problema, yung ating mga politiko sa nakaraan, talagang hindi naman nag-uusap sa issue. Pakaway-kaway, pakindat-kindat, pasayaw-sayaw, tapos ay pa-motorcade-motorcade. Ganun ang ginagawa, lilibang. Hindi na talaga discussion hinggil sa issue at kahilingan ng mga tao. Tama. Doon lang sila binoboto. Ang tingin ko, bukod doon sa ganung ginawa, talagang naapi yung ating mga manggagawa. Talagang naalsa ng economic capacity yung ating mga manggagawa. Na marami, lalo na yung mga walang trabaho, talagang survival. That's right. Importante sa kanila na may siguradong makakain sila sa hapon. Tama. At kinaumagahan. Tama. Kaya kung may nagbibigay, tatanggapin nila yun. Tama. Kaysa sila magnakaw. Pero yan ay hindi nila tinanggap dahil sa tingin ko ay yun ang gusto nila. Kundi tingin ko, yan ay tinanggap dahil yun ang lumapit sa kanila. Yun ang nagbibigay sa kanila. At yun ang magsiligtas sa kanila, sa kailang hapunan, sa kailang pambayad ng kuryente, o kaya sa pag-umagahan nila. Yung sitwasyong yun ang nasasamantala nung mga mayayaman na politiko. Yung traditional na yung mga... Yung traditional, yung trapo, ang tawag natin. Oo, yung mga trapo. At saka dynasty na politika. Yun ang nasasamantala. Pero tingin ko, saka, yun nga, ulitin ko lang, sa ibutura ng puso nila, ng layo nila sa pagkakaroon ng eleksyon, pag-participate sa eleksyon, ay naghahabol sila ng pagbabago. Na mabago kasi mayaman naman ang bansa natin. Lahat ng kailangan mo para mga mabusog, kumain nandito. Para yumaman, umunlad, dami nating mineral na nakadeposito. Eh bakit ganito yung ating bayan? Kaya naghahangad sila na ng magandang buhay. Ayaw din nilang mag-abroad, ayaw din nilang maging taga-receiver na lang ng mga ayuda. Gusto na rin ng mga tao magkaroon ng dignidad. Tama. Kaya yun ang aking kinukultivate. Yun ang aking gusto ipaunawa sa ating mga botante. Na kung gusto natin ng pagbabago, aralin natin ang history ng eleksyon. Tingin ko, baguhin natin yung pagboto ng o pagpili ng ating kandidatong ihahalal pagdating ng 2022. Actually, napakaganda ng abikain na yan, Attorney Al, pero it's easier said than done na sinasabi nila. No? Yeah. So, kakatulad po nung 2019, ano? Tumakbo po kayo ng pagkasenador, pero hindi po kayo pinalad manalo. So, ano po ang gagawin nyo adjustment sa pagkampanya ngayon para po tumaas ang boto nyo sa pagka-presidente? Tama ka, kung hindi ako kilala pa ngayon masyado, lalo na nung karakain. Pero puhunan ko na yon. Naging puhunan ko na yun, at least nakilala. At ang adjustment na ginawa namin ng laban ng masa, kasama ko si Walden Bellio, saka yung mga leader manggagawa ni Attorney Luke, Espiritu, tapos kumuha ko ng mga grupo na mga taga-environment. Kaya parang ang ginawa ko ngayon ay coalition building. Coalition building, nagbubuo kami ng coalition, kasama yung environment, kasama yung grupo ng mga teacher. May na-member kami ngayon na grab sa sektor ng kalusugan. Ito yung mga laging nagpo-protesta para sa kailang special risk allowance. At saka yung mga manggagawa sa gobyerno, naging kasapi namin at nakasama ngayon. At sila yung katuwang ko doon sa pagsusulong nung programa namin na bagong politika, o labor first naman, tapos yung manggagawa naman na panawagan namin. Sila yung aking katuwang. Oo, pero yung sa ito pong coalition building ninyo, napakaganda po niyang pakinggan, hindi po ba? Pero sa opposition ngayon, Kalyodi, kahit yung mga ibang kaibigan natin, hindi pa sigurado kung sino ang i-endorso bilang presidente. Sino ba tinutukoy mo? yung ating pong kaibigan, si Senatorial Neri Colmenares. Tinanong ho namin siya. Wala ba sila pinipiling? Abay, hindi ho ako na-inform. Ikaw ba, Attorney Al, na-inform? Hindi, nagbibiro lang po. Pero ang ibig ko lang sabihin, bakit parang napakahirap para sa kanila ang mag-desisyon, samantalang pare-pareho lahat kayo ng adikain? May mga, siyempre, konsiderasyon yan. May mga kinikwenta dapat, diba? Pasensya na kayo, Kalyodi. Alam mo, total, nandito na rin lang naman tayo. Talagang kailangan nating himayin yan, tanungin natin, hindi ba? Kasi diyan nakasalalay yung ating success sa coalition building. Pero alam ko naman. Pero bago natin ipasagot sa kanya yung tanong na yun, kasi may kwentahan pa yun. Oo nga naman. Magbe-break muna tayo.
So, magbabalik po ang diretsong pananaw. Tapos na po ang season 2 ng Agree Ako Dyan. Pero magbabalik po kami sa third season ng ating programang nakatutok sa pag-aagrikultura. Kung nais ninyong kumita sa pagtatanim o sa pag-aalaga ng hayop. Ito is ang bago natin mga negosyo sa agrikultura para at least patulungan ang ating mga sasaka at bagong magpapasok sa negosyo ng agrikultura. Kung nais nyo kumita sa pagtatanim o pag-aalaga ng hayop, dito po yan sa Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang diretsong pananaw. Bago po tayo kanina nag-commercial break, tinanong po natin ang ating panauhin ngayon, no? Kung ano po yung hihimayin at kukwentahin. So, ipasagot po natin uli kay Kyle Jody de Guzman. Katotohanan, hindi naman kami nag-iiba talaga. Tama ka. Mm-hmm. Yung issue nila at saka issue ko, mm-hmm. tingin ko magkalapit na magkalapit. Pero may proseso sila. May proseso na sila na dapat ko nating irespeto, kilalanin. Mm-hmm. At malamang tingin ko sa nalalapit na panahon ay magdedesisyon din sila. At ano po ba sa tingin ninyo ang nararamdaman ninyo yun sa hindi ko magiging desisyon nila? Yun ang hindi ko mahulaan. Oo nga, napakahirap po niyan. Ano. Okay, so balik po tayo sa mga issues. Meron po kayong nabanggit na isusulong nyo na wealth tax. Ito po ay kung sakaling mahalal kayo, ito pong wealth tax na ito, actually, hindi po ito bago eh. Kasi miski sa ibang bansa, naririnig po natin palagi yan. Ang mga progresibo ang nagsusulong ng wealth tax. Pwede po bang ipaliwanag ninyo sa amin kung ano ito, ang nilalaman nito, at paano natin may implement ito sakaling kayo po ang susunod na presidente? Tanggapin natin na crisis tayo. Mm-hmm. Tapos pangalawa, baon tayo sa utang. Totoo po yun. Aabot yata ng 13.7 trillion. Pinakamalaking utang po. Pinakamalaking utang ito mula sa 5.9 trillion noong nakaraang 6 years. Oo. Ay natriple. Mm-hmm. Yan ang problema. May crisis, tapos baon tayo sa utang. Wala tayong pera. Tama. Ngayon, gusto natin bumangon. Gusto natin bumangon. Tama naman. At ang kumita ng malaki kahit sa panahon ng pandemya, itong mga korporasyon. Nag-rate sila ng mga halos 25 to 94% increase ng yaman nila sa panahon ng kahit sa panahon ng pandemya. Mm-hmm. Lalo na sa panahon ng pandemya. Mm-hmm. Kaya tingin ko makatwiran na para ponduhan, kasi may nag-iisip kami na dapat buhusan ng pondo itong ating agrikultura, mm-hmm. itong ating mga maghasaka at mga ngingisda na neglected, halos 2% ng GDP, ng budget ang inilalaan sa kanila. Mm-hmm. Samantalang ito ang nagpuproduce ng ating pagkain. Sa panahon ito ng COVID, dapat ay makapagproduce sila ng marami. Nang sa ganun, ang ating mga mamayan ay magkaroon ng oportunidad na makakain ang dapat nilang kainin, mm-hmm. para lumakas yung katawan panlaban sa COVID. Mm-hmm. Malaking pondo ang kailangan. Tapos dito sa ating health, sektor ng kalusugan, mm-hmm. hindi lang sa panahon ni Duterte, napabayaan yan dati pa. Mm-hmm. Sa mahabang panahon napabayaan yan. Binigay sa privado, at siyempre, nung nasa privado, ginawang negosyo. At pagka nga dyan ay wala kang pang down, mm-hmm. eh, hindi ka na makapasok. Mm-hmm. Ngayon, hindi naman pang down. May card ka ba? Ganun ang mga tanong ngayon sa hospital. Pag wala kang card, nako. Pareho din. Hindi ka rin makakapasok. Kaya, kinakailangan ponduhan. Mm-hmm. At doon kami nag-isip na kinakailangan, nagbuo kami ng team ni Walden na mag-aral doon sa papaano. At doon na nabuo yung wealth tax. Mag-impose ng agad ng one-time na levy doon sa wealth ng mga 500 na nakita namin. The top 500. Oo, mga bilyonaryo-milyonaryo. Mm-hmm. At doon, makakapag-generate kami ng 1 trillion. Doon pa lang, doon pa lang, sa 500 na may yaman sa Pilipinas. At yung 1 trillion ay magagamit para sa employment. Para sa employment. Mm-hmm. Para sa pagtugon doon sa pagpapaunlad ng ating sakahan. Mm-hmm. At pagtugon din dito sa pagpapaayos nitong sektor ng kalusugan. At pagtugon doon sa panawagan
ng ating mga manggagawa na frontliners sa clinic, sa mga hospital. Dahil alam mo, nag-aalala ko dyan na pagka yan umalis, naku, delikado tayo. Lalaki ng offer sa ibang bansa. Eh, pero tingin ko, hindi naman kailangan tapatan. Tingin ko kahit na kalahati nun, mas gugusto nila maglingkod dito sa ating bayan. Pero yung mas mababa pa doon, tapos pati hindi, yung mga risk allowance hindi binibigay, talagang ang iba nakakapag-isip na masakit mong sa loob nila. Ano nga mag-abroad para, dahil na, mas maganda yung magiging kalagayan nila doon. Doon namin uubusin yung pera. Doon namin uubusin sa pagbangon. Pagbangon ng ating bansa sa krisis ng kabuhayan, krisis ng kalusugan, at krisis ng klima. Pero ang realidad po, Kalyo din, no? Bago nyo po maisakotuparan yan, kailangan po ay maisabatas yan. Ngayon, ang isang batas po, hindi po lulusot sa Senado dahil yung mga bilyonaro din po ang nakaupo doon. So, haharangin po sigurado din. So, paano po ang gagawin nyo kung kayo po ang pangulo? Parang tayo pinapadaan sa butas ng karayom. No? Oh, mas mabuti pa nga kung dadaan ka sa butas ng karayom. At least may butas. Meron butas. Oo. Totoo yan. Yan ay mabigat dahil sa yung Kongreso at saka yung Senado, majority dyan ay mga may yaman, mga hindi nating kapanalig. No? Mm-hmm. Ang unang hakbang ay di kabigin natin yung mga progressive, yung mga party list na nasa Kongreso na progressive ang katulad natin yung kaisipan. Mm-hmm. And then, ako talagang personal na mananawagan doon sa mga may yaman na total, sila naman ay open dyan dahil meron silang tinatawag nating corporate social responsibility. Yes. Naglalaan siya nalang pondo dyan eh. Uh-huh. Ang gagawin lang natin, papalakihin. Papalakihin lang natin. At tingin ko maunawaan naman nila. Dahil pagka wala naman pera yung tao, o walang kabuhayan yung tao, ano namang, paano iikot yung negosyo? Sino bibili? Kinakailangan matulungan. At ito naman ay ngayon lang mangyayari sa kasaysayan dahil sa nangyaring COVID at sila naman ay kumita. Tingin ko magiging maluwag yon para sa ating mga congressman at maging sa mga mayayaman na kababayan na magbigay para matugunan at makatulong sila ng sa pagbangon ng ating bayan. Tingin ko, kung hindi, gagawa pa tayo iba pang paraan. Kung hindi pa sila makapag-usapan, imobilize natin yung mga tao na puntahan natin yung mga bahay ng mga congressman at katukoy natin. Natakot naman ako doon sa sinabi mo, Kalyo. Akala ko imobilize natin yung mga galing oo, sa mundo. Oo nung sinabi na imobilize, ikaw naman, masyado oo, na. Oo, kakatukoy lang natin yung mga pana. Sasabihin tulungan naman natin yung ating bayan. Oo nga, tama yon. I mean, napakaganda po nung sinabi nyo, kasi parang doable po siya di po ba? So, yung CSR, which is already existing in the corporations now, di ba? Palalakihin mo lamang siya, palalawigin mo, at yun ang gagamitin mo. And I think walang isang kumpanya na hindi papayag dyan. Pero ang tanong ko naman sa'yo, Kalyo, di, meron bang mga malalaking businesses na sumusuporta sa inyo ngayon? Ewan ko. Sa panawagan kong regularisasyon, pagtaas ng sahod, ewan ko lang kung meron. Tsaka yung babawiin yung sektor ng serbisyo na hawak ng malaking korporasyon. Ewan ko lang kung makakapag-isip sila magbigay sa akin. yun nga eh, hindi ba? Yun ang problema dahil that's still a major factor in the Philippine elections. Baka kaya naman yung mga kalabang ko ayaw magsalita tungkol dyan. Baka kaya, maaring ganun. At napatunayan na ninyo yan mula noon hanggang ngayon, mula sa Kongreso. Ayun, ang problema ngayon natin kapag indebted ka dyan sa mga yan, yari ka, di ba? Pag nakaupo ka, maniningil. Maniningil, mahirap yun. Kaya ako sabi ko, bagong politika. Yung sumusuporta ay yung masa. Hindi ang sumusuporta ay yung mga big business. Yun ang bagong politika. Yun ang bagong politika ngayon. Ang katandem niyo po ay si Professor Walden Benyo. Yes. So isa po isang magaling na ekonomista. Tama. So ano-ano po ang gagawin niya as part of the economic recovery program para sa Pilipinas kung mahalal po kayong dalawa? Ang sabi niya, pagka nanalo tayong dalawa, gusto ko ay sa finance. Tama. Yun ang ayusin niya yung finance ng bansa para tiyakin na yung corruption, yung leakages,
ay hindi mangyayari at titiyakin na yung bawat sentimo ng pera ng nakolekta sa bayan ay mapabalik na bilang serbisyo sa ating mamayan. Mm-hmm. Yun ang kanyang pupukusan na, gagaw- na pangako niya sa akin na gagawin niya. I see. So, that kasi means... kasi laki ng pera nawawala sa bansa. Mm-hmm. Mabukata na 750 billion taon-taon. Eh, lalo na ngayon, ngayong pandemya. Mm-hmm. Dahil hindi ho natin nakikita kung paano ang nangyayari. Depende daw yata yan eh. Kapag malaki ang nauutang, malaki rin malaki ang korupsyon. Mm-hmm. Kaya tatak ng lahat ng administrasyon noon, utang at korupsyon. Magkadugtong daw yan eh, kasi walang pera ang bansa eh. Di ba komisyon ang kadugtong niyan? Yung pa. Ah, hindi. Mahirap nang magsalita tungkol dyan, ano? Ngayon, Kalyodi, eto naman ang susunod na tanong. Eh, yung strategy po ninyo, tayo po ngayon eh, nasa dulo na ng taon eh. Ibig sabihin, malapit na po yung actual na kampanya. Pagpasok po natin next year, ano po ba ang inyong magiging campaign strategy para maabot ninyo ang mas nakararaming tao at a time na meron tayong pandemya? Una, nagkapasalamat ako dun sa COMELEC dahil nag-uutos yan na pair, na air sa media at sa inyo din, mm-hmm, na tumatanggap o tumutugon doon sa panawagan ng COMELEC. Yes. Malaking tulong yan, okay, sa katulad ko dahil, mm-hmm, wala nga naman ako, wala naman akong perang pambabayad, pambabayad sa mga TV ads. So, mm-hmm, malaking tulong yan. Ang pangalawa ay yung social media. Yes. Na sa ngayon, eh, parang pabor yata sa akin na bawal magtipo ng malalaki. Tama. Kaya yung social media, dahil gusto kong i-transform yung mga members namin at saka members ng mga aliado naming organisasyon bilang parang social media brigade or warrior, mm-hmm, na siyang mag-e-echo nung lahat ng aming plataforma doon sa kailang mga nasa friends sa phone book nila. Kung mayroong 200 to 400 bawat isa niyan, mm-hmm, ay malaking tulong yon. Napakalaki. Tapos yung mismong direct na pakikipag-usap namin, mm-hmm, sa iba't ibang organisasyon ng masa. Mga driver, magsaka, mangisda, mga urban poor, mm-hmm, at siyempre doon sa aking sektor, yung mga manggagawa. Yung manggagawa. Yun ang gagawin ko. Then, yung aming platforma na ito ng platforma, ito ay hindi naman namin ginawa ni Walden na magsama tayo at gawa tayo ng platforma. Hindi ganun yan eh. Mm-hmm. Kundi yan yung mga dekad-dekadang inilalaban ng mamayan, ng mga manggagawa, ng mga magkasaka, ng mga driver, mm-hmm, na hindi pinapansin ng gobyerno. Inipon lang namin. At ito'y ginawa namin yung platforma. Kaya itong platforma namin ay hindi ito platforma ng pangako. Mm-hmm. Ito'y laban namin. Kung 36 years na ako nakikibaka, yan din ang bit-bit ko. Kaya yan ay pag na, kung ako'y mananalo, hindi yan parang pangakong ipatutupad, kundi igagawin ko talaga, mm-hmm, dahil laban ko yan eh. Kasama sila sa so, ito po yun yung tinatawag na consolidated struggle. Yung alimbawa, yung contractualization. Laman ko yan for 30 mm-hmm years. Kaya pagka nakaupo ako, paano naman dahilan at hindi ko gagawin? Ilaban ko nga yan kasama ng mga mm-hmm manggagawa. Dating kaya hindi yan pangako. Mm-hmm. Hindi yan pangako, kundi yan ay laban ko, buhay ko sa nakalipas sa 36 years, tutuparin ko yan, gagawin ko yan. Okay. Kalyodi, maganda po yung adikain na yan. Lahat po kasi may gusto. Sino ba naman ang ayaw ng job security? Hindi po ba? So, syempre, lahat tayo gusto natin na makakapagtrabaho ng maayos at the same time, makakatulog ka ng mahimbing sa gabi na pagising mo bukas, may trabaho ka pa. Hindi po ba? Eh, ang another big issue ngayon na nakikita natin is globalization. Diba? Nakita na po natin yan bago magkaroon ng pandemya. In a time of globalization though, ang ating competitors, hindi lamang dito sa atin, mga local, hindi ba? Kung hindi, mga foreigners, hindi ba? And it's a two-way street. Hindi naman pwedeng imbitahin natin sila dito. At the same time, hindi naman natin pwede rin na ilimit kung ano lang ang pwede. So, paano po ang magiging strategy nyo dito at the time of globalization? Ang si Walden, expert dyan. Oo nga. Yan. At yung globalization, ang nag-umumotor niya, yung WTO, yung, yes, World Trade Organization. World Trade, yes. Pero marami na ng mga bansa ang hindi sumusunod. Kahit yung Amerika, doon sa mga patakaran ng WTO. Mm-hmm. At gumigewang na ngayon yung WTO. Mm-hmm. Dahil marami ng bansa ang dinidisregard yung kanyang mga policy. Mm-hmm. Sa atin, pwede, bakit hindi natin pwedeng gawin? Uh-huh. Kung yung mga policy yun ay nakakasira
sa kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya yung lahat ng mga wawasak sa ating sariling pagsisikap, mm-hmm. Pwede na nating hindi ito pa rin. Mm-hmm. Halimbawa, yung agricultural, bakit naman natin papayagan na Import ng bawang, ng sibuyas, yes. ng luya, kaya naman natin iproduce yun dito. Mm-hmm. Yung mga ganung bagay, nawawasak dun sa ating sariling industriya o kabuhayan, mm-hmm. Teka muna, hindi natin papayagan yun. Even na bigas. Yung tarification. Tarification. Mm-hmm. Yung rice tarification, talagang tatastasin namin ni Walden yan. I-refill, kakampanyahin namin para ma-refill. Nang sa ganun, yung ating mga magsasaka, makaangat dun sa hirap ng buhay na dinaras nila dahil dun sa rice tarification law. Tumambak ang bigas dito, tapos nagmura ang presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Mabigat yon. Kaya, yun ang ating gagawin. Yung mga bagay na nakasira, hindi natin tutuparin. At poprotektahan natin yung ating sariling ekonomiya. That's right. Merong ilang issues na identified yung grupo nyo, no? Na katulad po ng pro-abortion, no? Pro-divorce, no? Pero alam naman natin na ang Pilipinas, largely Christian country to and Catholic, no? So, paano nyo po maisusulong ang mga ganitong polisiya? Alam ko, kung trapo ako, sasabihin ko, ako'y hindi sang-ayon dyan. Pero ayokong lokohin ang sarili ko. Ako'y umabot na doon sa mahabang panahon ng pag-aaral. At ako'y nag-conclude na yung divorce ay dapat na nating payagan. Palayain natin yung ang dalawa, hindi lang yung babae. Kundi yung dalawa doon sa hindi conducive na sitwasyon. Kasi hindi lang sila apektado eh. Pati yung mga anak. Na kung araw-araw nagkakalmutan at nagsisigawan yung mag-asawa, ano bang klaseng pamilya ang ating mabubuo niyan? Kaya dapat, kung nagkamali o nagbago ang damdamin ng bawat isa sa isa't isa, bakit naman hindi natin palayain? May eksi lang ang buhay ng tao. Gagawin pa natin miserable. Doon sa abortion, hindi naman ako nagpo-promote. Pero ang posisyon namin nila, Walden, dyan, yung grupo, ay huwag i-criminalize. Huwag i-criminalize yung mga nauobliga na magpa-abort dahil sa mga hindi naman nila hindi sila prepared na mag-anak. Katulad ng teenage pregnancy natin, napakataas ng rate, ano? Ako, nandun sa yung choice ng babae sa kanyang sarili. So, pro-choice. Yun nga sasabihin ko, pro-choice. Oh, I think that's the proper term there, no? Mm-hmm. Oo. Pero, Kalyodi, yung pang mga ibang issues na sinasabi nila sa inyo, sabi nga nila, tamang-tama, nakapula kayo, kasama kayo sa red tagging, hindi po ba? Pero yung presidente po natin ay sinuportahan ninyo nung nakaraang eleksyon, tama po ba? Hindi! Diba? Ang lakas ng hindi. Ay, hindi! Never! Never ba? Never. Oh, meron ba kayong... Never. Magamit nakausap ko siya, hindi ko sinuportahan siya. Hindi nyo sinuportahan? So, iba yung sinuportahan nyo, no? Wala kami sinuportahan. Wala kayong sinuportahan. Mahirap talaga magsalita, no? Hindi maipalabas. Pero, ang tanong ko po dyan sa inyo, mga repressive yung mga ibang mga ipinalalabas nila ngayon ng mga ano, di ba? Mga rules, regulations, and all. Ano po ba ang inyong pananaw dito? At bakit po nangyayari na ganito, umaabot sa ganito ang nagiging sitwasyon natin? At kung kayo po ang nakaupo, paano nyo po masusolusyonan ito? Kasi sasabihin po nila, kasi po kayo, nakapula po kayo . So, kaya ganun, di ba? Red tagging. So, paano po ninyo madidispel ang maling paniniwala ng mga tao sa inyong mga pananaw at adhikain? Diretsuhin mo nga ako. Ano ba yung maling pananaw? yung maling pananaw ng tao sa inyo. Ang tingin nila, dahil naniniwala sa kanila na kayo ay komunista. Naniniwala sila na kapag kayo, halimbawa, ang nakaupo, magiging komunismo na ang Pilipinas, hindi na demokratiko. Dahil yun ang... Siguro ang magandang tanong dyan, pro-China ba kayo o anti-China? yun, isa pa yun. Komunista, hindi ba? Oo, hindi ba? Hindi ako pro-China government. Hindi ko gusto yung patakaran ginagawa ng gobyerno ng China. Mm-hmm. Pero
kaibigan ko, gusto kong kaibiganin ang mamayan ng China. Mm-hmm. Okay. Lalo na yung mga manggagawa. Okay. Hindi ko sila kalaban. Mm-hmm. Ang tinututulan ko ay yung gobyerno ng China. Yung politburo. yung politburo. Yung kanilang mga policy. Yung Central Committee. Ng Central Committee. Dito sa West Philippine Sea, halimbawa. Oh, tama, at tama. At yung pag-i-impose niya ng mga patakaran na argabyado tayo. Uh-huh. Ngayon doon sa komunista, hindi ko malaman kung bakit ako tatag na komunista. Dahil pero, hindi naman kayo komunista? Dahil hindi naman ako komunista. Uh-huh. Ang socialist po kayo? Socialist ako. Yeah. Oh, magkaiba kasi yung socialista sa komunista. May pagkakaiba yun. Maaring yun ang dapat natin sigurong ipaliwanag sa mga tao. Kung ano ang pagkakaiba at ano ang makikita nila sakaling kayo po ang maging presidente ng Pilipinas. Para isang sagot na lang, ano? Yung sinasabi ko na dapat ay regular ang mga manggagawa sa trabaho, dapat siya ay bigyan ng dignidad. Kasi siya ang productive forces natin. Mm-hmm. Kung wala yung mga manggagawa, walang kaunlaran. Lahat ng manggagawa natin ang gumagawa at lumilikha ng lahat ng bagay ng kaunlaran. Kaya dapat lang, irespeto siya. At dapat lang, kilalanin siya bilang pwersa ng at ng kaunlaran at hindi binubusabos. Yung ba'y kakomunistahan? Masama ba yun? Yung aking panawagan na dapat yung sahod ng mga manggagawa sa probinsya ay ipantay sa sahod ng mga taga Metro Manila. Yan ba'y kakomunistahan na masama na panawagan? Kaya dapat usigin si Carl Yodi. Yung aking gusto na dapat bumaba ang presyo ng kuryente, presyo ng gasolina, at ang paraan para bumaba yan, ay dapat ay yung malampaya sektor pa ng serbisyo ng kuryente ay hawak ng gobyerno. Mm-hmm. At yung deregulasyon ay dapat magkaroon ng regulasyon para hindi naman naabuso ng mga malaking negosyante. Yun ba'y kakomunistahan? Mm-hmm. Kakomunistahan ba ang pagkampi sa mga mahihirap? Parang ganon. Mm-hmm. Eh, yun, akatingin ko, yung mga akusasyong yan ay galing sa mga korporasyon na gusto status ko. Tama. Ayaw ng pagbabago. Kasi pag status ko, nandun sila sa tok-tok. Ay pagka may nagnanawagan ng katulad ni Lodi ng pagbabago, ay makakabawas sa kadlang yaman. Tama? Naman, kasi tatas ang sahod ng mga manggagawa. No. Magiging regular sila. Liliit yung kailang yaman. Ayaw nila nun. Ngayon, para hindi samahan si Lodi ng sino mga manggagawa, tatakan niya na komunista yan. Kasi alam ng mga tao, alam ng mga Pilipino, masama ang komunismo. Kaya tatakan niya ng komunismo at saka tatakan niya ng subversibo, manggugulo. Yun ang mga ginagawa nila. Nang sa ganun, status ko, huwag mag-isip ang mamaya ng pagbabago. Huwag sumama kay Lodi. Huwag din i-echo, ipaliwanag, kung ano ipinapaliwanag ni Carl Lodi. Yun ang tingin kong dahilan dyan. Kaya, nasa sa tao yun, di ba? Tama. Hindi naman ako magnanakaw. Eh, grabe naman yung mga magnanakaw, hindi komunista. Eh, silang nagnanakaw ng 750 billion taon-taon sa ating yaman. Yung mga taga-Parmali. Bakit, ano tawag doon? Marangal na tao ba yun? Pero Indian ko yun. Indian yun. Indian ba? Indian, di ba? Hindi naman, ang mga ako, hindi ko kaaway yung mga, kahit Amerikano, galit ako sa Amerikano, pero gobyerno ng Amerika. Hindi sa mamaya ng Amerika. Sa China, hindi rin sa mamaya ng Amerika. Dahil marami rin mga manggagawa doon na napagsasamantalahan. Tama. Sa gobyerno, at saka doon sa mga malalaking multinational na nasa likod nila. Yung mga malalaking korporasyon na gusto lang, sila lamang ang yumaman ng yumaman. No? Yung mga ganong, at magwaldas ng likhang yaman ng mamayan. E kita niyo yung kay Bezos ba yun? Kay Jeff Bezos. Jeff Bezos na gumastos ng $5 billion para sa 10 minutes. Bili mo namang pera yun. Kung yun ay ginamit sa pagpapatayo ng hospital dito sa Pilipinas, wala na tayo sana tayong problema. Pero wawaldasin lang. Pinaghirapan ng buong mamayan yun. Pero winaldas lang ng 10 minutes. Eh, syempre, yan ba yung mas marangal ng mga tao?
Ay, tama po kayo doon. Actually, naiintindihan ko po yung gusto ninyong iparating doon. So ngayon, ang inyong pinakamalaking challenge is really the messaging and paano siya makakarating doon sa taong bayan. Kasi yung tamang messaging ang kailangan para i-dispel yung mga fake news, hindi po ba, na tinatawag. Yung mga mayayaman, maraming ganun eh, taga-buo, ano, taga-buo ng mga mahuhusay sa messaging. Yung kami, kung ano lang yung aming eksaktong karanasan, kung ano yung aming kakaya ng isip na sabihin, ay ganun lang namin nasasabi. Kasi wala kami sapat na pera para iaral. Kalyodi, yung ibang mga kasama natin sa mga progresibo, mga kaibigan natin, nagti-TikTok na rin sila. Hindi naman daw mahal yun, hindi ba? So, in other words, yung social media, pwede mong gamitin as a tool, as an equalizer. At yun ang itong main namin, medyo na ginagamit. Para sa kaalaman ng lahat, ano, Kim, Kalyodi, ang COMELEC ay nag-release ng guidelines on the use of social media. Okay. And isa dito, dapat yung gagamitin mo daw na official social media sites nyo, yung mga blogs nyo, ay naka-report sa COMELEC. Kasi kung hindi ito reported, eh pwede itong i-take down ng COMELEC. Ganun ba? So, how would you react to that? Okay lang naman, dahil wala naman kaming okay lang na i-registered kasi para mawala yung mga kuwan. Ano yun? Mga troll farm na napakarami. Mga troll, that's right. Tingin ko, okay lang. Paano yung enforcement nila dyan, Attorney Al? Kasi, alam mo, maganda man yan, paano mo i-enforce ngayon? O kaya, kung may mga supporters ka, gumawa ng sarili nila na ano sa social media, syempre, hindi mo na malalaman yun. Dahil nga, gusto ka nilang tulungan na maiparating ang mensahe mo sa mas nakararami, hindi ba? Dapat tulong natin sa COMELEC yan. Oo, hindi ba? Dapat ibalik natin yung tanong sa kanila. Abogado ka naman, Alam mo, ang number one problema ng Pilipinas, implementation and enforcement. That's right. Maraming patulad, magandang batas. Helmet law. May nag-i-implement ba ng helmet law? Nakakita mo, yung helmet, nakalagay sa... Oo nga. Kamay. Speaking of which, pag naging presidente po kayo ng Pilipinas sa Kalyodi, ano po ang mga nakikita ninyo na pwedeng ipagpatuloy na mga polisiya o programa? Alam ko po lahat ng mga ayaw ninyong ipagpatuloy ngayon. Pero meron po ba kayo nakikita na pwede namang ipagpatuloy? O sa palagay mo, kailangan natin ng malawakang ribisahin lahat ng nangyayari sa mga polisiya ngayon? May maganda namang ginawa si Pangulo, di ba? Yung sa women. Ano ginawa niya sa... Hindi. Don't get me wrong. Oo, hindi kaya nga ako pinapa-explain ko sa inyo. Pero tumatawa kayo. Kalyodi, syempre... Yung sa kababaihan na tinaas niya yung bilang ng araw pagka nagpapahinga pagkatapos ng maternity leave. Maganda yun, di ba? Sige ko, dapat paunla rin pa yun na para i-recognize natin yung at huwag ma-discriminate yung ating mga kababaihan. Mm-hmm. Mas palawakin pa yung mga benepisyo na dapat ay pinagkakaloob natin doon sa mga... Kasama dyan, yung single parent leave. Ayan, magaganda yan. Pero siyempre, tama ka, sa kabuuan, hindi ko talaga gusto yung kanyang pamamaraan ng pamumuno. Yung EJK, yung extrajudicial killing. Kasama na yan. Hindi ko gusto yung pamamaraan niya na pananakot, pamumersa, at yung pag-advocate ng kill. Mm-hmm. Hindi ako sang-ayon doon. Mm-hmm. Kasi hindi siya nakakapigil kung ano man yung sa krimen. Hindi nakakapigil yung pagpatay. So, paano po ninyo, ano po ang strategy ninyo, halimbawa, yun sa issue ng droga? Kung strategy, ako naniniwala, yan ay health problem. Tapos karamihan dyan, malaking bagay dyan, ay yung kahirapan. That's right. Yung kahirapan. Kasi kung yung isang lola, kahit isang nanay, magta-transfer lang ng droga papunta sa kabila, may kakaroon na ng 500. Simple lang. Di ba kung wala kang trabaho, wala kang panggatas, di ba tatanggapin mo yon? Kahit alam mong bawal. Kahit na... Bawal. Oo. Kaya ako naniniwala na yan ay malaking parte dyan ay yung kahirapan. Mm-hmm. Pangalawa, ay yung sistema ba ngayon na para may harang pera, na kahit na sa ibang paraan, bawal na paraan ay ginagawa. Na para bang kung, kasi kahit hindi naman honorable, pag maraming pera, naging honorable eh. Ganon. Dito,
yung sa kalakaran. Isa pa rin yun na dahilan na para bang kompetisyon. Paramihan ng kotse, paramihan ng bahay, paramihan ng lupa, paramihan ng negosyo. Kalyodi. Eh, paramihan ng asawa. Oh, tignan mo naman. Dito yung alam ni Kalyodi yan sasabihin. Hindi ko alam kung yung mga mayaman nagpapaligsahan din doon. Hindi ko alam. Hindi, ang actually, but that problem, Kalyodi, sa palagay ko, yung sa kultura na yan eh. Dahil sa mga nakikita nila siguro ngayon at mga panlabas na impluensya na tingin ko that's already a cultural phenomenon. Oh, may ganong inabot. At values. Dapat may ganong inabot pero kayang pambaguhin. Mm-hmm. At ang isang pagtingin ko, kung hindi man ma-eliminate lahat, mm-hmm. malaking bagay at mawawala na pagka nagkaroon ng trabaho yung mga tao, mm-hmm. may magandang kita, mura ang presyo ng bilihin, libre ang pagpapahospital, libre ang pagpapaaral, hindi nila pinong problema yon. May disente at ligtas na tahanan sila. Tingin ko, wala namang gusto na gumawa ng bawal na, yung bawal na pagbebenta. Yung mm-hmm. gano'n. Tingin ko, hindi naman nila gustong profession yon. Mm-hmm. Yan ay tama. Na tulak ng sitwasyon mm-hmm. nung kinilalagyan nila. Tingin ko, tulak ng sitwasyon. Kaya, yung sitwasyong mauobliga silang magbenta ng droga, ay alisin mo. At ang pag-alis dyan, sa i-address yung mm-hmm. yung issue ng kahirapan, kawalan ng trabaho, mm-hmm. mahal na presyo ng bilihin. Mm-hmm. Kung ma-address mo 'yan, tingin ko kung hindi man ma-eliminate lahat, malaking bagay. At yung magpapatuloy pa rin, dapat kinukulong na talaga 'yon. Mm-hmm. Miss Kim, bigyan na natin ng pagkakataon si Kalyodi ngayon na kausapin ang ating mga tagapanood. Kung ano ang gusto niya sabihin. Tama. Sige po, Kalyodi. Sige, maraming salamat sa iyo, Kim. Tommy Al, maraming salamat sa inyo sa pag-iimbita sa akin dito. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga kabayan na ako'y isang manggagawa. Ako ay taga Mindoro. Ako ay naobligang magtrabaho dahil hindi kaya akong patapusin ang college ng aking mga magulang. Kaya nung ako'y magkatrabaho sa pabrika ng garment, ako ay nag-working student, kaya ako'y nakatapos ng kolehiyo. Pero mas pinili ko ho ang paglingkuran ng ating mga manggagawa, ang ating mga magkasaka, at ilaban yung kailang mga karapatan kaysa sa ipagpatuloy ko yung o gampanan yung aking matapos na pag-aaral. Ako lang po ay nananawagan sa inyo, lalo na sa mga manggagawa, na sa darating na eleksyon, mas bigyan natin ng kabuluhan yung eleksyong ito dahil grabe po ang krisis nating kinakaharap ngayon. May krisis tayo sa kabuhayan, marami walang trabaho, mataas ang presyo ng bilihin, may krisis din po tayo sa kalusugan, yung COVID, at tapos may Omicron na parating, meron na yatang dalawang nakapasok, at yung ating klima, problema na nagdudulot ho yan ng malalakas na bagyo tulad na nangyari ngayon, yung kay Odette na tumama sa Mindanao. Malalaking problema ho yan na kinakaharap natin, at ako'y tahasan ko pong sinasabi na may malaking kinalaman sa problemang yan yung mga nagpalit-palit na naihalal natin sa nakaraan. Ako po'y naniniwala at nanawagan sa inyo na yung mga kandidato, piliin po natin yung ating kandidato na mga magiging kakampi, yung kahanin natin. Mahaba ng panahon at marami ng pagkakataon nating ibinigay ang posisyon sa Malacanang doon sa mga kandidato mula sa tuktok ng ating lipunan. Baka panahon na ito ngayon para sa mga nasa baba naman, nasa mga baba. Kaya yun ang aming panawagan. Isulong natin yung bagong politika, politika ng masa, at saka manggagawa naman para sa 2022, para sa pagbago. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Okay, so napakaganda ng panawagan na yon. So, Kalyodi, nagpapasalamat po kami sa inyong panahon na ibinigay din sa amin dito para sa ating programang Diretsyong Pananaw. So, at good luck po sa darating na kampanya. Ganun din po, maraming salamat sa inyong dalawa na ako'y nabigyan nyo ng pagkakataon na maipahayag ko yung aking layunin at dahilan ng pagtakbo. Maraming salamat. Maraming salamat, Kalyodi. So, Attorney Al, next time, ang invite natin yung kanyang Vice President. Si Professor Walden Benyo. Okay, so, ito po ang Diretsyong Pananaw. Natapos na naman ang isa nating episode. Ako po si Al Bitangkol. At ito naman po si Kim Bernardo Locking. Maraming salamat po sa inyong
panonood ngayong araw na ito. Magbabalik po kami sa susunod na linggo.